Kung sakali ganahan ka magtukod og kaugalingon imong negosyo, unsa ba ang kailangan nato hinumduman or at least man lang consider para mas dako ato ang chances na magiging successful siya. So mo ni siya ang tips for this video na ako i-share sa inyo tulo ka buok. The first one is dapat na kay ginatawag na produkto ug serbisyo. Of course, sa tanang kumpanya na atong nakailadres sa kalibutan na adyon sila gina-offer na product or na adyon sila gina-offer na service, di ba? Either way, kaning duha manggod is mo ni siya ang makinabang ang imuhang mga kliyente. Pag once na among kay negosyo, dili man na siya inguna na lang kay kwarta mo sulod without the reason kung ngano mo palit ang kliyente sa imuha. Which brings us to the second one, which is kaning ginatawag tong marketing and sales. Namagay uban may ingon sila na, "Sir, naama ko'y nindot na produkto. Guwapo man akong serbisyo. Ang problema lagi ani karon kay wala lagi nagapalit." Basig, wala sila nagapalit kay wala sila kabalo na naadi ay kay inana na offer or naadi kay inana na produkto or serbisyo. Mauna ang polos sa marketing. Ang uban, ang logic nila is gasto-gasto lang man ang marketing. Uy, pero hinumduman nato, dili biya mo palit ang usa ka tao kung wala sila kasulay or wala sila kabalo. And that is the reason why we need to invest in marketing, in advertising budget, in social media marketing, and whatsoever para mapahibalo na to sila hanakadiha. Pag once nindot ay mong marketing, then eventually sales should come in. Diba? Kaya makabalo naman sila, sumutisting sila sa imuha, dili ka mawala sa ilahang utok ba sa inyuhang customers. And ikatulo is naapot ay ginatawag na finance or kaning financial management. Usahay manggod, labaw na ning mga baguhan pa sa negosyo, pag once gani nasilaw sila sa kwarto na daghan sila halin, they would immediately spend the money on things that kanang personal nila. Dili kay gigamit ilang kwarta para mulambo pabalik ang ilahang negosyo. No? So kailangan gihapon ang financial literacy or management when it comes to having a successful business. So kaning tips na among gi-share sa inyo karon kay nakatabang ni siya sa amuang mga negosyo and hopefully makatabang pod siya sa inyo hapon. Gusto po namo i-share sa inyo ha na kaning mga topics na ni amo ni siyang gine-expound pagtaman-taman sa The Present Premium. So unsa ni siya? If you're going to join this, there are 4 things that you're going to get. Number 1 is na kay subscriber badge para every time mag-comment ka sa among mga videos, makita dito that you are a subscriber of The Present. Ikaduha is na atay exclusive group. Sa tanan na mag-join or subscribe sa The Present Premium, na at dito sa isa ka grupo, which is na apotay ikatulo na makuha ninyo kay kaning weekly live sessions. No? So, for example, karong week, ang amuang i-discuss is how do you make 10,000 pesos per month sa REITs. So, isa lang niya sa mga topics, but every single week, nag-create, you'd make something na content para makinabang po ang The Present Premium members. And ikaupat is, eventually, magkaroon po ta og mga guest speakers para kita po, makatuon po ta sa ilahang experience and expertise and not just from us. So, kung sakali, interesado ka na, that is a monthly subscription of 539 pesos and ibutang na mo ang link sa description and sa comment section. Now, let's proceed to the question of the day. Unsa ba ang mga tips na imuhang pwede ikahatag sa ato ang community para mo succeed ang ato ang negosyo? Let us know your answers in the comment section.